Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., good afternoon, Popoy at Bea, pati na rin sa mga taong nakikinig sa inyo. Ako nga pala si Shaina, 29 years old at isang analyst sa isang private company sa Ortigas. Tubong Laguna talaga ako, pero mas pinili kong magtrabaho dito sa Manila dahil mas malaki ang sweldo. Kaya ako sumulat sa inyo ay para magbahagi ng nangyari sa love life ko. Hindi naman ako NBSB, pero yung last relationship ko eh college pa ako at months lang ang tinagal namin. Since then, ang tagal bago ako nag-decide na makipag-date ulit sa iba. Tumaas lalo yung standards ko at naging choosy. Ayoko na ng fling lang. Hanggang sa may nireto sa akin ang isa kong kaibigan. Siya, si Francis. Okay naman siya. Nakadalawang date naman kami, pero wala akong naramdamang spark sa kanya. Naramdaman niya siguro, di na ako interesado, kaya siya na mismo ang biglang nag-lay low sa pakikipag-usap sa akin. Hanggang sa may nakilala na naman ako sa isang Facebook group about travel. Siya si Neil. Pareho kaming nag-comment na gusto naming sumama sa isang all-singles tour package papuntang Sagada. Natuloy yon at dun kami unang nagkita. First meet-up pa lang, iba na yung naramdaman ko sa mga tingin niya. Nasa kanya yung spark na hinahanap ko. Pagkatapos nun ay chinat na niya ako. Kahit hindi siya madalas nag-chat o mag-chat, kapag nagkakausap naman kami, ramdam ko na interesado din siya sa akin. Hanggang sa nag-iya na siyang makipag-date at nasundan yon ng nasundan. Grabe, ang ganda ng movie, no? Hindi ko in-expect yung twist ng storya. Oo nga eh. Akala ko talaga ganun-ganun na lang matatapos yun. Pero sa dulo, may pasabog pala, no? Uy, thank you nga pala. Sinamahan mo akong manood ng movie kahit sabi mo hindi mo trip yung mga action thriller na genre. Oo nga, pero minsan pala okay din mag-try ng hindi nakasanayan. Gaya ngayon, na-appreciate ko talaga. Buti naman. Ay, malapit na pala tayo sa may apartment mo eh. Thank you sa paghatid sa akin, ha? Wala yun. Naisip ko kasing every Sunday, lumuluwas ka na dito sa Ortigas. Kaya pala, nag-offer ka na ihahatid mo ako ngayon, tapos sabay-ayang manood ng movie para wala na akong tanggi. Sinubukan ko lang naman kung papayag ka. Buti nga talagang umu-okay. Kasi kung hindi ka pumayag, gaayain naman kita magresto. Basta, susulitin ko yung araw na kasama ka. Hmm? Talaga ba? Eh nung last week nga, bihira ka namang mag-reply sa akin eh. Eh medyo busy kasi ako sa pag-deliver ng mga items sa store sa palengke. Yung kinuha namin mga supplies last week, yun naman yung dinideliver namin sa mga palengke. Ah, siguro sa'yo nang ipapamana ng papa mo yung business nyo, no? Ewan, hindi ko alam. Basta tinutulungan ko lang sila, pero plano ko rin magkaroon ng corporate job. Sayang naman yung degree ko sa IT. Kung sa bagay, may kilala ko, IT din, malaki ang sahod. Kaso ang yabang nun eh. May girlfriend na, lumalandi pa dun sa isa naming kawork. Ay, bad yun. Gawain nyo yata talaga yun eh. Siguro kung ikaw, mas madali sa'yo magka-chicks kasi may kotse ka na, tapos may pera ka pa. Ha? Hindi nga makakuha ng isa man chichicks pa? Weh! Sabi ko nga sa'yo, ikaw lang yung dinedate ko ngayon. Yeah, kapag may free time tayo pareho, sinusulit ko na eh. Huwag mo na akong pagbintangan na may iba. To naman, binibiro lang kita. So paano? Mag 10 PM na pala? Kaya mo pa bang mag-drive pabalik ng Laguna? Oo naman. Sanay na yung mga mata ko sa dilim ng daan, no? Tsaka
Mabilis na lang yung biyahe nito, wala nang traffic for sure. Buti naman. Pagka-uwi mo, mag-chat ka ha. Bakit? Mag-aalala ka ba sa akin? Oo naman. Weh. Oo nga. Ikaw lang naman dyan. Kahit gusto na kitang sagutin, hindi ka naman nagtatanong. Ano? Wala. Sabi ko, gabi na. Umuwi ka na at papasok na rin ako sa apartment. Hindi, teka lang. May sinabi ka kanina eh. Wala nga. Guni-guni mo lang yun. Gusto ko rin naman magtanong. Nahihiya lang ako. Na? Wala, baka ma-reject mo ako eh. Masakit kaya ma-reject. Mas okay na to na nakakasama kita kaysa naman sa layuan mo ako. Pero minsan, kailangan mo ring lakasan ang loob mo. Kasi if you want to get what you want, sometimes you need to take the risk. Sabagay, may point ka naman. O siya, paano? Una na ako ha. Mag-ingat ka. Taka-taka. Ano yun? Wala. Gusto ko lang sabihin na thank you for today. Thank you kasi simula nung nakilala kita, naging masaya ako. Sana mas marami pang oras na makasama kita. Yung ikaw lang, tsaka ako. Alam mo, kailangan ko na talaga yatang pumasok sa apartment. Ganun ba? Sige, sorry. Naabala pa kita. Ingat ka. Oo, ikaw rin. Nga pala, Sunday ngayon, no? 21? Bakit? May naalala ka? Wala naman. Basta, huwag mong kalimutan yan. Mansari na natin yan eh. Ha? Ang slow mo. Sinasagot mo na ako? Ang slow mo. Oo na. Tayo na. Ha? Teka. Hindi ako kapaniwa. At akala ko talaga busted na ako eh. Thank you, Shaina. I love you. I love you too, Neil. Umaga na pala. Teka, anong oras na ba? 6:00 pa lang. Maya-maya na ako maliligo. Oh, si Neil nag-chat? Good morning, hon ko. Ingat pagpasok sa office. I love you. Hi, may boyfriend na talaga ako. Good morning din, hon ko. I love you too, po. Ay, ichichika ko pala to kay Dolly. Hello? Bes! Bes, may boyfriend na ako. O talaga? Kayo na ni Francis? Ha? Huh? Bes, hindi si Francis. Si Neil. Si Neil ang tinutukoy ko. Sinagot ko na siya kagabi. Ha? Bakit si Neil? Akala ko ba sabi mo parang hindi mo siya bet kasi hindi naman siya nakikinig sa mga kwento mo? Eh nung una lang yun. Pero nung tumagal, naintindihan ko naman na busy siya sa business nila. Tsaka 7 months na rin kaming nag-uusap ni Neil eh. I can feel na gusto ko na rin siya. Okay, sige. Feelings mo naman yan eh. Ang mahalaga, finally, natuldukan na yung pagiging choosy mo. Si Neil lang pala yung sagot. Oo nga eh. Ngayon na nga lang ulit ako kinilig ng ganito. O siya, sana naman pang matagalan na to. Oo naman oh. Tingin ko naman, pareho naman kaming naghahanap ng seryosong relasyon. Osha, later na lang ulit tayo mag-chikahan in details. Magpe-prepare na rin ako kasi papasok pa ako. Okay, sige. Ingat, best. Bye-bye. Papoy at Bea, sa totoo lang, nung nagde-date pa lang kami ni Neil, may mga ugali siya na medyo hindi pasok sa standards ko.
Hirap siyang mag-explain sa kung anong gusto niya. Makakalimutin siya sa mga bagay na nasabi ko na. Minsan, nakukwento niya rin sa akin na hindi siya naglilinis ng kwarto niya at medyo makalat din sa sasakyan niya. Pero kahit ganun, inisip ko na lang na siguro nga busy siya sa business nila kaya wala na siyang oras sa ibang bagay. Siguro naman magbabago rin siya. Kailangan ko lang siyang tulungan bilang partner niya. Yun naman ang purpose ng relationship, di ba? To help each other and be better than they were before. Ang ganda naman sa restaurant na to. Mahal yata dito, Han. Okay lang. First mansari natin kaya gusto ko lang na maging special. Upo ka. Thank you, Han. Ang bilis, no? 1 month na pala tayo. Oo nga eh. Ang bilis ng araw, no? Ay, nga pala yung menu. Order ka na? Sige. Pero ilabas mo muna yung surprise mo. Ha? Grabe ka naman, Han. Nagpaparinig na ako nung una pa lang na gustong-gusto kong makareceive ng flowers. Flowers? Tapos hindi mo man lang ako binilhan sa special day natin ngayon. Naku, Han. Sorry, ah. Eh, hindi na ako bumili. Sorry na, pero kasi diba nabanggit ko naman sa'yo na hindi ako sa'yo na nagbibigay ng flowers kasi nanghihinayang ako sa gastos. Ang mahal-mahal tapos ilang araw lang, lanta na. Oo nga. Pero hindi naman ako humihingi ng mahal. Kahit nga yung pinitas lang dyan sa gilid, okay na sa akin eh. Sige, yan mo. Babawi ako sa'yo next time. Hindi na. No need na. May point ka naman eh. Mahal nga naman tapos malalanta din naman. Magpaka-practical na tayo, no? Sige. Order na nga tayo. Han, kanina ka ba dyan sa cellphone mo? Ano ba yan? Ah, wala. Nagpo-post lang ako ng story. For sure nito, mamaya mag-chat na naman yung mga pinsan ko. Hmm? Ano na may chat nila? Mag-uusisa ulit tungkol sa'yo. Kasi nung last time na nag-my day ako sa resto na pinuntahan natin, nagtanong sila kung sino raw yung kadate ko. Kung may boyfriend na raw ba ako. May isa pang nagtanong kung mag-aasawa na raw ba ako eh. Oh, nasa mid ka. Water? Thanks. Okay lang ako. Eh, ano yung sinagot mo? Sinabi ko yung totoo. Sabi ko may boyfriend na ako. Tapos sinend ko yung picture nating dalawa sa kanila. Tuwang-tuwa nga sila eh. Kasi after a long time daw, finally, nag-boyfriend na ako. Tapos ayun, nagtanong na sila about you. Kung paano raw tayo nagkakilala, tsaka anong work mo? Ang sabi ko nga, businessman ka. Baka naman mag-expect sila ng grabe. Eh bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. O diba, tinutulungan mo yung papa mo sa negosyo? Pero anyways, eh tayo ba? Kailan tayo pupunta sa inyo? Ha? Medyo busy season ngayon eh. Iyan mo, pag hindi na ako masyadong busy, punta tayo sa amin. O sige. Pero siguro naman nasabi mo na sa kanila na may girlfriend ka na. Eh, kahit hindi ko sabihin, feeling ko alam na nila yon. Lagi tayong mag-uusap sa phone eh, tapos madalas pa tayong lumabas. Pero kahit na, dapat sabihin mo pa rin sa kanila. Hindi ka naman siguro bata para sitahin pa nila kung makikipagrelasyon ka man. Bilaw na siguro tayo, no? Kuya, bilaw na kami. Sir, here's your bill po. Patingin po. Check ko lang. Kuya, wala naman kaming order na gantong dish. Bakit po nandito sa bill namin? Ay, ganun po ba, ma'am? Sorry po, ma'am. Pakicheck naman po ng mabuti before kayo mag-issue ng ganyan.
What if hindi namin chinek, eh sobra pala yung maibabayad namin. Sorry talaga ma'am. Paayos ko lang po ah. Thank you po. Thank you ha. Please, next time pakiayos. Para hindi din maabala yung mga customers nyo. O diba? Kung hindi mo sisitahin, hindi talaga aayusin. Mahal na nga yung pagkain, mali pa yung bill. Hayaan mo na. Nasabihan mo na rin naman, tsaka mukha nagustuhan mo rin naman yung food. Inubos mo nga yung nasa plato mo. Anong nagustuhan? Inubos ko lang yun kasi sayang. Pero hindi talaga masarap. Next time nga, wag na tayo dito. Uy, boses mo naman. Pasensya na akong napalakas. Pero promise, hindi talaga masarap. Na tayo sa apartment mo. Okay ka lang ba, Han? Ha? Oo, okay lang ako. Wala lang. Ang tahimik mo kasi. Nag-aalala ako na baka may nagawa akong hindi mo nagustuhan. Wala naman. Tahimik lang naman talaga ako, di ba? Sa bagay, baka ino-overthink ko lang. Napansin ko kasi na after natin kumain sa resto, tumahimik ka na lang bigla. Napaisip tuloy ako, baka may nasabi akong naka-offend sa'yo. Wala naman. About yung kanina, sorry kung nanghingi ako ng flowers, saka yung pagiging takles ako dun sa resto. Siguro, nagkakaganito ko kasi malapit na naman ako magkaroon. Alam mo na, mood swings, saka medyo mabilis kasing mairita. Naiintindihan ko naman, pero sana next time. Hinaan mo yung boses mo. Kasi napapatingin yung ibang tao sa atin eh. Oo. Oo naman. O siya, paano? Ingat kapag uwi ha. Mag-chat ka kapag nasa bahay ka na. Oh, sige. I love you. I love you too. Papoy at Bea. Minsan may pagkataklesa talaga ako. At very particular pagdating sa paggastos. Pero na-realize ko na baka nga naman sumusobra na minsan yung ugali ko. Kung gusto kong mabago ni Neil ang mga hindi niya magagandang nakasanayan, dapat ako din. Dapat baguhin ko rin yung mga ugali ko na hindi maganda. Hindi yun madali, pero at least nag-e-effort ako to change. At dahil nga dyan, nagkaroon ako ng expectations kay Neil. Since nag-e-effort nga ako na mabago o magbago ng ugali, in-expect ko na magbabago rin siya. Kaya sobra akong naiirita kapag inuulit niya yung mga bagay na ayoko at pinapoint out ko na sa kanya. Saan na kaya itong si Neil? Ang tagal-tagal naman niya. Ay, sa wakas, nandito na. Grabe ha, ang tagal mo. Sorry na, late na rin kasi ako nakalis sa bahay eh. Sana chinat mo man lang ako para alam ko. E di sana, nagbiyahe na lang ako pa uwi ng Laguna. Naisip ko kasing baka umabot na rin ako sa'yo. Tsaka ang dami mong bit-bit, magbabiyahe ka. Ayoko lang mahirapan ka. Ayaw mo akong mahirapan, pero hindi mo man lang ako ma-heads up. E di sana, nag-meet halfway na lang tayo. At saka napansin ko sa'yo ha, lagi ka na lang nalilate sa usapan nating oras. Alam kong busy ka at madami kang ginagawa, pero busy din ako. Kung mahalaga sa'yo yung oras mo, mahalaga din sa akin yung oras ko. Oo na, sorry na. Sorry din, napalakas na naman yung boses ko at saka nag-rant na naman ako kaagad. Naintindihan ko naman. Kumain ka na ba bago pumunta rito?
Hindi nga eh, nagmadali na kasi ako eh. Ganun ba? Siya, mag-drive-thru na lang tayo. Mahirap na, baka mamaya matraffic tayo sa EDSA. Oh, sige, libre ko na. Dapat lang, ikaw late eh. Ha? Joke lang, ano ka ba? Ay, nga pala, anong regalo mo kay mama? Ha? Anong ha? Don't tell me wala ka na namang dinala kahit ano. Birthday ngayon ni mama, kaya ako uuwi sa Laguna. Di ba sinabi ko naman yun sa'yo? Oo nga, pero nawala sa isip ko eh. Ha? Ano ba naman yan, hon? Lahat na lang nalilimutan mo eh. Eh, busy eh. Ang dami kong deliveries kanina. Lagi mo namang dahilan yan eh. Siya, bumili na lang tayo kung may madadaanan tayo. Sige na, baka may bukas pa na mall. Hello? Sarado na lahat ang mall, no? Gabi na kaya. Sa SLEX na lang tayo bumili. Kahit food na lang bilhin natin, pwede na yun. Ang mahalaga naman, may dala ka. Happy birthday, Ma! Anak, ginabi na yata kayo ni Neil. Opo, Ma. Medyo traffic kasi. O siya, kumain na muna kayo. Kain na, may kaldereta pa dyan tsaka Shanghai. Thank you, Ma. Hon, bigay mo na yung dala natin kay Mama. Ay, Tita, happy birthday po. Ito po pala, oh. Kayo naman, nag-abala pa. Okay lang po yun. Ay, salamat dito. O siya, kain ng kain. Salamat po. Siya nga pala, Neil. Kamusta naman ang relasyon niyo ni Shaina? Hindi ka naman ba pinapahirapan itong anak ko? Medyo lang po. Hon! Joke lang po. Mabait po talaga si Shaina. Eh, mabuti naman na nagkakaintindihan kayo nito. Eh, kayo bang dalawa nakapunta na sa bahay niyo, Neil? Po. Eh, di ba tatlong buwan na kayong magkasintahan? Siguro naman, dapat bumisita rin kayo sa mga magulang mo. Medyo busy lang po sa bahay ngayon eh. Eh, madali naman yun paglaanan ng oras. Kung gusto mo sila, isama mo dito. Emma, alam mo namang busy yung family nila sa business nila, di ba? Huwag mo na masyadong tanungin si Neil dyan. Darating din naman po kami doon. Eh, kayong bahala. Ang sa akin lang naman, paalala. Kung san-san kayo nakakarating, pero sa bahay nitong boyfriend mo, hindi kayo makapunta. Alam naman po namin yun, Ma. Don't worry po. O Shahan, ingat kapag uwi ha. Mag-chat ka kapag nasa bahay ka na. Oh, mga 15 minutes lang nasa bahay na ako. Nga pala, sana naiintindihan mo si Mama. Ha? Naiintindihan saan? Doon sa paalala niya. Kung alam mo lang, paulit-ulit na nila akong tinatanong tungkol doon. Doon sa pagpapakilala mo sa akin sa parents mo. Pero huwag kang mag-alala, pinagtatakpan naman kita eh. 'Di ba? Sabi mo naman, busy lang ngayon. Tsaka for sure, by this time, alam na ng family mo na girlfriend mo ko, no? Siguro naman, may plano ka na para sa atin, di ba? Oo naman. Medyo busy lang talaga. paano han? Uwi na ako. O sige. Ingat ha. I love you. I love you too. Papuyat Bea, sa tuwing tinatanong ko si Neil noon kung kailan niya ako dadalhin sa bahay nila, palagi siyang nagdadahilan na busy sila. Nung una, syempre, naniniwala naman ako, pero kapag paulit-ulit yung dahilan, nakakainis na rin. Hanggang sa kakapangulit ko sa kanya, nagsabi siya ng date kung kailan kami pupunta sa kanila. Inantay ko talaga yung date na yon. Pero ang ending, hindi natuloy. Dahil may biglaan daw siyang kailangan gawin.
Sumama talaga ang loob ko sa kanya noon at gusto ko yung isumbat sa kanya. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Baka naman isipin niya, napakakulit ko at mababaw ang pag-unawa. Ayoko lang din na mag-away kami. Ayoko namang 5 months pa lang magkakalamat na yung relasyon namin. Kaya inintindi ko na lang siya. At ako na lang ang sumalo ng pressure na galing sa pamilya ko. Lagi rin kasi nila akong inuusisa kung kailan daw kami pupunta sa bahay ni Neil. Kesyo dun daw malalaman kung seryoso talaga ang lalaki sa akin. Yun ba talaga ang basihan, Popoy at Bea? Kung oo, ibig bang sabihin, hindi seryoso sa akin si Neil? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #DearMOR Too much. Sa paglipas nga ng mga araw, Popoy at Bea, unti-unti na naglalabasan yung mga ugali namin ni Neil sa isa't isa. Ako yung pagiging sumbatera ko at mabunganga. Samantalang siya yung pagwawalang bahala sa akin. Kumbaga, kaya niyang lumipas ang maghapon na hindi niya ako nare-replyan o hindi man lang siya mag-update. Siyempre, sumasama yung loob ko kasi ang feeling ko, wala rin siyang pake sa kung anong nangyari sa akin sa buong araw dahil hindi man lang niya ako nakakamusta. Ang ending tuloy, kapag nakakausap kami, nasusumbatan ko siya kaagad sa ginawa niyang pag-i-ignore sa chats ko. Ayaw pa naman niya na galit agad ang bungad. Kaya lang, ano namang gagawin ko? Nakakapagod na rin na pigilan yung ugali ko para lang wag kaming mag-away. Hanggang sa isang araw. Asan na kaya tong si Neil? Wala pa rin siyang paramdam ah. Madaling araw na. Try ko nga siyang tawagan ulit. Hindi na naman sumasagot. Ano na kaya talagang nangyari sa kanya? Tawagan ko nga muna si Dali. Hello, Bes? Oh, hello, Bes. Napatawag ka. Madaling araw na. Sorry. Naabala ba kita? Ay, hindi naman. Papatulog pa lang ako kasi itong inaanak mo ay kakatulog lang din. O, ano ba nangyari? Ano kasi? Si Neil, wala pa rin paramdam hanggang ngayon eh. Ha? Paano walang paramdam? Ang huli naming chat kanina pang umaga. Ang sabi niya, may deliveries daw siya ngayong linggo. So sabi ko naman, okay lang. Hindi na ako magpapahatid sa Ortigas. Oh, tapos? Hanggang sa humapon na nga, wala siyang reply sa kahit isang message ko eh. Hindi na na-deliver yung mga chats ko. Tapos sinubukan kong tawagan, hindi rin makontak. Hala, ano bang nangyari dyan sa boyfriend mo? Nag-away ba kayo? Hindi naman. Okay naman kami. As in... Wala nga eh. Kilala ko lang sila sa picture. Pero sa personal o kahit sa Facebook, hindi ko naman alam yung mga account nila. Eh baka naman gustong mapag-isa ng boyfriend mo. Di ba sabi mo dati, mahilig siyang mag-travel alone? Oo nga. Pero common sense naman, bes. May girlfriend siya. Alam naman niyang mag-aalala ako sa kanya eh. Ano ba naman yung i-heads up man lang ako na magta-travel siyang mag-isa? Ayaw niya ba ng storbo, ha? O di sana, alam ko. Sa bagay. Hindi yung ganito na napapraning na ako, na baka kung ano nang nangyari sa kanya. Hindi talaga ako mapakalibis, eh. Alam mo bang nakahanda na yung mga gamit ko pa Ortigas? Pero hindi ako makaalis-alis. Hanggang ngayon, nandito pa ako sa bahay. Ay, paano niyan? Makakapasok ka pa niya mamaya. Hindi ko alam.
Hindi ko nga alam kung makakatulog pa ba ako nito sa sobrang pag-aalala ko sa kanya. Eh, bes, huwag ka nalang masyadong mag-alala at mag-isip ng kung ano man dyan. Eh, paanong hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano? Eh, ang daming balita ngayon na Kesyo tinambangan daw, kinidnap, binugbog. Bes naman, huwag mo natakutin yung sarili mo. Hindi naman siguro ganyan yung nangyari sa boyfriend mo. Mag-relax ka lang dyan. Paano nga? Ang hirap naman ito, oh. Wala man lang akong mapagtanungan. Pero, alam ko yung Facebook nung ate niya eh. Oh, i-chat mo. Oo. Wala naman sigurong masama kung tatanungin ko kung nakauwi na si Neil sa kanila, di ba? Oo, may karapatan ka naman eh. Siya. Sige, bes. Good night na. Sorry ulit sa istorbo, ha? Okay lang, bes. So, sige na, matulog ka na rin, ha? Wala naman sigurong masama kung i-chat ko yung ate niya, no? Pahala na nga. Hello po. Ask ko lang po kung andyan na po ba si Neil. Ayan, nag-reply na. Wala. Ano ba naman yan? Parang hindi man lang nag-aalala tong ate niya. Replyan ko nga. Ah, okay po. Nag-aalala lang po kasi ako. Sabi niya kanina may delivery daw po siya, pero hanggang ngayon wala pa po siyang reply sa mga chat ko. Hindi ko rin po kasi matawagan. Ayan, buti naman nag-reply na. Ang sabi niya, may laro raw sila, pero di sinabi kung saan. Di naman nagpapaalam yun eh. Ha? Bakit naman ganun? Ang sabi niya sa akin, may delivery. Tapos ang paalam niya sa kanila, may laro. Replyan ko nga. Ah, ganun po ba? Salamat po. Nga po pala, girlfriend po ako ni Neil. Asa na kaya talaga tong Neil na to? Anak, akala ko na may naliligo ka na sa CR. Bakit parang wala ka pang kaayos-ayos? Hindi ho, ma. Umihi lang ako. Abay, tanghali na. Hindi ka pa ba mag-aayos? Wala ka bang pasok sa opisina nyo ngayon? Naka-leave ho ako, ma. Hindi ako nakatulog na maayos eh. O bakit? May problema ba? Wala po. Sige, ma. Balik muna ako sa kwarto, ha? Grabe, wala pa rin paramdam si Nila. Try kong tawagan ulit. Oh, nagre-ring yung phone niya. Pero bakit hindi man lang siya sumasagot? Oh, ayan. Buti naman nag-chat na siya. Mabasa na nga. Sorry. Sorry? Sa lahat ng pag-aalalang pinagdaanan ko, sorry lang yung sasabihin niya. Wala man lang kahit anong explanation. Bahala nga siya dyan. Popuit Bea, kapag naaalala ko kung paanong halos mabaliw ako kakaisip kung anong nangyari kay Neil nung araw na yon, sumasama ang pakiramdam ko.
Magkahalong pag-aalala at galit ang naramdaman ko noon. Bigla na lang kasi siyang nawala nang wala man lang pasabi. Nung araw na nag-reply siya ng sorry, ang akala ko mag-explain siya sa kung anong nangyari sa kanya. Pero ni Honey Ho, wala na akong narinig sa kanya. Lalo ako nagalit kasi siya na nga tong may kasalanan, siya pa yung nagpapakita ng cold treatment. Ako pa naman yung tipo na kapag napuno na, gusto kong nailalabas ko na lahat ng sama ng loob ko. Kaya pinilit ko siyang makipag-usap sa akin. Si Neil nag-chat na. Andito na ako sa labas. Labas ka na lang. Ma, alis na po ako. Ha? Andyan na ba si Neil? Opo, nasa labas na raw po siya eh. Uy, bakit hindi pumasok dito at hindi ka dito sunduin? Ewan ko nga po. Pero sige ma, alis na ako. Hello. Hi, saan tayo? Ikaw na bahala. Ano ba yun? Mag-iisip pa ako? Eh, natural. O kung gusto mo, dito na lang tayo mag-usap. Oh, galit ka na naman kaagad. Hon, I'm trying my best to control my anger. Pero sana maintindihan mo kung bakit ako nagagalit sa'yo. Eh, alam ko namang may kasalanan ako, pero di ba sinabihan na kita na as much as possible, wag galit yung ibungad mo sa'kin kaagad? Hindi ako makapagpaliwanag na maayos eh. Paano nga ako hindi magagalit? Alam mo ba yung pag-aalala na pinagdaanan ko nung araw na nawala ka, ha? Alam mo ba na halos buong araw, hindi ako mapakali? Ni hindi ko nga malasahan yung pagkain, kakaisip ko kung ano nang nangyari sa'yo. Tapusin mo na nga muna yung galit mo. Pero sana naiintindihan mo na hindi ako nagagalit ng walang dahilan. Alam kong sinabihan mo na ako na hindi ka sanay na nagpapaalam ka sa kung ano mang gagawin mo. Pero Neil, girlfriend mo na ako ngayon eh. Konting respeto naman. Hindi ko kailangan ng oras-oras na update. Pero kahit sana man lang yung basic Neil. Kahit yun man lang magawa mo. Eh sinusubukan ko naman eh. Nagbabago na nga ako paunti-unti pero hindi pa rin sapat para sa'yo. Paanong sasapat? Eh kulang nga. Saan ka naman nakakita? Ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung may kasalanan, pero ikaw yung hindi namamansin. Lunes na lunes, hindi ako nakapasok. Kasi hindi ako nakatulog ng maayos sa sobrang pag-aalala ko sa'yo. Tapos ano ha? Sorry lang yung itcha-chat mo? Nagtimpi ako ng galit ko noon. Kasi ang daming chat ko sa'yo. Nag-expect ako na kahit konting explanation o panunuyo. Pero ano ha? Nag-Martes na lang, Miyerkules, wala kang matinong sagot sa'kin. Ako pa yung nakiusap sa'yo na mag-usap tayo ngayon. Sorry. Yan! Diyan ka magaling eh. Magsusorry ka, pero labas sa ilong. San ka ba talaga galing nung araw na yon, ha? Nung araw na yon talaga namang may delivery ako. Pero ayun, nakita nga ako ng mga dati kong teammates sa basketball. Nagkayayaan hanggang sa makarating kami doon sa bahay ng isa kong tropa. Eh, malay ko bang wala palang signal doon? Ano? Walang signal? Yan talaga yung dahilan mo? Eh, ano bang gusto mong gawin ko? Yun nga yung totoo. Ah, talaga. Pero sige. Sabihin nating nakarating ka nga sa lugar na walang signal. Pero Diyos ko naman, Neil. Bago ka naman nakarating doon, may oras ka naman sigurong i-update ako, di ba? Na sana, sinabihan mo man lang ako na naiba na pala yung schedule mo for the day. Eh sana, kahit papano, alam ko. Hindi ko naman ina-expect na aabutin pala kami doon na kinabukasan. Nakala ko nga saglit lang eh. Ayun na nga. Inabot ka na ng kinabukasan. Pero hindi mo man lang ba naisip? Na may isang tao rito na nag-aalala para sa'yo. Ni hindi ka man lang nakagawa ng paraan na kontakin ako. Kahit isang text man lang, Neil. Wala nga signal. Sobrang bundok ba yon, ha? Lahat ba ng tao doon hindi nakokontak ng kamag-anak nila sa ibang lugar? Grabe ka naman! Kung seryoso ka sa relasyon na to,
Sana man lang isipin mo yung mararamdaman ko sa kinikilos mo. Eh yung mararamdaman ko, naiisip mo ba? Ano? Dahil sa pagchat-chat mo kay ate, pagka-uwing pagka-uwi ko sa bahay, puro na lang sila usisa sa akin. Alam mo namang ayoko na tinatanong ako ng ganun eh. Wala akong choice, Neil, kung hindi magtanong sa ate mo. Kasi hindi ko alam kung kanino pa ba ako magtatanong. Para malaman kung nasan ka. Natural na magpakilala ako. At saka, mali ba yung sinabi ko, ha? Girlfriend mo naman talaga ako, ha? Eh, pinangungunahan mo ako eh. Bang ina-expect mong gagawin ko? Magwalang bahala kahit walang paramdam na yung boyfriend ko? Ni hindi ko nga alam kung buhay ka pa! Yan! Ang OA mo kasing mag-isip! At least ako, naiisip kita. Eh ako ba ha? Naisip mo man lang ba ako? Kung alam mo lang, nagtitimpi lang ako. Kasi lahat ng mga sinabi mo, kinukonsider ko. Yung mga ugali mo, sinusubukan kong baguhin para sa'yo pero ikaw... Nag-a-adjust ka ba, ha? Kayang-kaya mo akong tiisin. Okay lang ba talaga sa'yo na kahit isang araw hindi tayo mag-usap? Wala ka man lang yata talagang pakisakin eh. Sige, yan lang isipin mo. Wala na rin naman ako may sasagot sa'yo kasi hindi naman ako mananalo. Ayan ka na naman eh. Mananahimik ka kahit ang dami-dami nating dapat ayusin. Sabihin mo nga, mahalaga pa ba sa'yo itong relasyon na to, ha? Yung totoo? Ayoko na siya, Ina. Nahihirapan na rin naman tayo pareho eh. Tapusin na lang natin to habang maaga pa. Ano? Ikaw pa talaga yung may ganang makipag-break? Eh, ikaw na nga tong mas malaki yung kasalanan. Ganun din naman yun. Tatapusin mo rin naman, di ba? Ang kapal ng mukha mo! Kung break, edi break! Kuya Bea, parang lahat ng galit ko sumabog nung araw na yon. Ang kapal na mukha niya maghamon ng breakup, eh siya naman tong may kasalanan. Sasabihin niyang pinapangunahan ko siya sa pagpapakilala sa ate niya, eh alam nga namang hindi ko sabihin kung sino ko, di ba? Tsaka ibig sabihin lang nun, Kuya Bea, hindi talaga alam ng pamilya niya na may girlfriend siya at ako yun. Ang dami-dami ko pang gustong sabihin kay Neil. Gusto kong itanong at gustong klaruhin. Ang sama-sama din ng loob ko dahil hindi man lang siya nagre-reach out sa akin. Ganun lang ba talaga ako kadaling pakawalan? Grabe. Ganun lang talaga kadaling makapag-break para sa kanya. Hindi namin alam, pero siguro nahihirapan din siya sa end niya. At hindi na natin yun kontrolado. Mabuti pa, mag-move on ka na. Ang dami ko pang tanong sa isip ko eh. Hindi naman ako mapapakali ng ganito. Ginawa ko naman lahat para sa relasyon namin. I was trying to do things na makakapagpa-healthy sa relasyon namin. Iba-iba nga kasi yung take ng tao sa mga sitwasyon. Pero siguro, hindi talaga si Neil ang para sa'yo. Isipin mo na lang, isa siyang lesson learned sa buhay mo. Pero ang sakit-sakit eh. Hindi naman ganun kabilis mag-move on. Lalo na to, na parang ang labo-labo nung dahilan kung bakit kami naghiwalay. Hindi na ba talaga kayo nag-usap since nag-break kayo nung nakaraang araw? Hindi na. Hinihintay ko na tumawag siya kahapon. Pero hindi niya ginawa. Naiinis ako kaya blinak ko na lang siya. Pero ni hindi nga yata niya napapansin pati yun. Oh, baka yan na ang sagot sa tanong mo. Baka kaya hindi na niya napapansin yung mga ganyang bagay kasi wala na talaga. Anong wala na? Wala ng pagmamahal. Grabe naman yun, bes. Ang sakit naman yun. Ganyan talaga ng mamahal.
masasaktan at masasaktan ka. Akala ko kasi ito na talaga yung pangmatagalan. Pero miss, sa totoo lang, mas okay na na mas maaga pa lang nalaman nyo na hindi kayo para sa isa't isa. Kesa naman, abutin kayo ng taon. Yung pala, wala rin. Buti pa. Iinom na lang natin yan. Sige, bes. Samahan mo ako bukas, ha? Shot puno. Oo, pero sa ngayon, magpahinga ka na muna. Oo. Thank you, bes. Grabe naman talaga si Neil, no? Alam niya naman yung phone number ko, yung email ko, pero ni isang message, wala na talaga. 11 PM na pala. Gising na siguro yun. Dial ko na kaya yung number niya. Ay, nagri-ring. Pero alam ko namang hindi niya sasagutin to, eh. Hello? Neil? Wala. Ano lang, na-dial ko lang. Ikaw, kumusta? Eto, busy sa trabaho. Bidlak mo na nga pala ako, no? Ha? Kahapon ko lang yung blinak. Hinihintay ko kasing kausapin mo ako, eh. Pero, hindi mo naman ginawa. Okay lang yun. Para sa'yo din yan. Neil, ayaw mo na ba talaga sa akin? Ano bang mali sa akin? Walang mali sa'yo, Shaina. Ako may kasalanan dito. Pwede naman nating pag-usapan, di ba? Baka maayos pa. Hindi ko alam, pero parang hindi na rin, eh. Alam mo, sa totoo lang, marami na rin ako nagagawang kasalanan sa'yo, eh. Ha? Ano? Nitong mga nakaraan, bago pa tayo mag-break, marami na akong lakad na hindi ko sinasabi sa'yo. Ano? San ka pumunta nun? Labas lang, kasama barkada. Bakit hindi mo sinabi sa'kin? Wala, naisip ko na baka magtanong ka pa na magtanong. Ayoko pa naman na inuusisa ako na parang may malaking kasalanan kahit wala naman. Hindi ko naman gagawin yun kung sinabi mo kaagad sa'kin, eh. Neil, yung totoo, may iba ka na ba? Ano? Kasi sa totoo lang, habang lumilipas yung mga buwan sa relasyon natin, napansin ko na parang nag-iiba ka na. Dati, kahit sobrang busy mo, nagagawa mo akong tawagan, nahahatid mo ko, nasusundo mo ko. Ikaw pa nga yung nag-initiate na magkita tayo 2 times a week, eh. Kahit ang layo pa ng binabiyahe mo. Pero ngayon, kahit yung simpleng I love you, hindi mo na masabi sa akin. Ni sa chat, nalilimutan mo nga rin, eh. Yung mga ganong bagay, kahit simple lang, masakit sa akin yun, Neil. Kinukulang na nga sa action yung pagmamahal mo. Kahit sana sa words man lang, maparamdam mo, pero wala pa rin. Sorry. Kaya nga sana, aminin mo na lang. Ano, may iba ka na ba? Wala siya, Ina. Walang iba. Talaga? Oo. Sobrang dami ko ng kasalanan sa'yo, kaya please lang, huwag mo nang isipin na may iba kasi wala talaga. Bakit bigla kang nagbago? Ayaw mo na lang ba talaga? Hindi ako nagbago siya, Ina. Ito talaga ako. Hindi ako mahilig mag-update, magpaalam. Makakalimutin ako sa mga dates, lalo na sa mga oras na ginagawa ko kung ano yung gusto ko. Ha? Bakit nung nagde-date pa tayo? Siguro gusto ko lang magpa-impress sa'yo noon, pero nung tayo na, nahihirapan ako, eh. Nahihirapan ka saan? To be honest, Shaina, nahihirapan ako sa'yo. Ha? Sa'kin?
Bakit? Ano bang ginawa ko? Nahirapan ako sa pressure na binibigay mo. Lahat ng mali ko, pinapoint out mo. Kapag nagtatry ako magbago, kulang pa rin. May makikita ka pa rin mali. Sinasabi ko lang naman yun para sa'yo din eh. Alam kong mabuti naman ang intention mo, pero feeling ko gusto mo akong baguhin eh. At ayoko nang pinipilit ako sa bagay na ayoko. Kaya ba, kahit pa ulit-ulit kong sabihin na ipakilala mo ako sa inyo, hindi mo ginagawa kasi ayaw mo? Hindi sa ayaw ko siya, Ina. May mga bagay lang talaga ako na tinatansya pa. 8 months na tayo? Hanggang ngayon tinatansya mo pa rin? Ni anino ng parents mo? Hindi ko pa nakikita. Friends mo, hindi ko nga kilala eh. Samantalang ako, from the very beginning, open ako sa'yo. Pati yung mga ugali ko na ayaw mo, ina-adjust ko. Kasi nag-e-expect ako na ganun din yung gagawin mo. Pero hindi ko kayang abutin yung expectations mo. May mga problem din ako, Shaine. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kaya nga ako nandito, oh. Kasi partner mo ko. Eh, paano ko sasabihin? Mag-uumpisa pa lang ako, naglarant ka na. Hindi ako makasingit sa'yo. Ha? Ang haba-haba ng oras na magkasama tayo. May chat, may call. Hindi ka makapagsabi? O gaya na lang ngayon. Parang lahat ng dahilan ko mali, invalid, walang kwenta kahit totoo naman yung sinasabi ko. I feel so little when I'm with you, Shaina. Ano? May mga times na naiinis ako lalo na kapag napapangunahan mo ko. Alam ko naman yung gagawin eh. Pero paulit-ulit ka sa pagre-remind sa akin. Hanggang sa isang araw, na-realize ko na lang na baka kaya ako nape-pressure kasi you're too much for me, Shaina. Hindi ko kaya yung mga expectations mo sa akin. And sorry, kasi hindi ko kaya magbago. Sorry kung malaki yung expectations ko sa'yo. At napo-point out mo kung ano yung mga mali mo. Pero ginagawa ko lang naman yun para sa'yo din eh. At saka, responsibilidad ko yun bilang partner mo. Tama na, Shaina. Tingin ko hindi na talaga ito mag-work. Ha? Ganun na lang yun? Gusto mo bang ipilit kahit wala na talaga? Hindi mo na talaga ako mahal. Hindi sa hindi kita mahal. Pero nahihirapan na ako eh. Ayokong dumating sa point na kahit yung konting respeto mo para sa akin mawala dahil sa pagiging basura ko. Baka mas masaktan na kita lalo. Neil naman! Baka kaya pa nating ayusin! Pero ako siya inaayoko na. Sorry if I failed your expectations. Sinubukan naman natin pero hanggang dito na lang siguro. Neil! Please naman, no! Salamat sa lahat, Shaina. Thank you. Goodbye. Popoy at Bea, sa tinagal na paghihintay ko, sa salamat na lang lahat din pala, mauuwi ang love life ko. Nakipaghiwalay si Neil sa mga rasong hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon. Hindi man lang niya piniling ilaban yung relasyon namin. Sinasabi niyang mahal niya ako, pero bakit hindi niya ako mapili? Bakit hindi niya maisip na pwede naman naming ayusin ang lahat basta't mag-usap lang kami ng maayos at maging open lagi sa isa't isa? 4 months na ang nakakalipas simula na nag-break kami at hanggang ngayon, alam kong hindi pa rin ako nakaka-move on. Kapag kasi naaalala ko yung reasons niya, feeling ko ako yung may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Ako ba talaga ang dapat sisihin sa lahat ng to? Ganun ba ako kasama? Hindi ko naman gagawin yung mga bagay na o hindi ko naman gagawin yung mga nagawa ko kung ginawa niya ng tama ang mga responsibility niya bilang partner. Ay, Popoy at Bea, bakit ang hirap magmahal? Hanggang dito na lang po muna ang sulat ko. Maraming maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapagbahagi ng kwento ko. Thank you and God bless. Lubos na gumagalang, Shaina. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag
Dear M.O.R. Too much. Mga kapamilya, oras na natin, 6 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Ay nako ha, kayo akala nyo kanina, sino ba talaga ang naging kontrabida sa kwentong ito? Karina, Bea, ano, nanonood ako sa mga comment, ang dami-daming mga nag-aakusa dito sa ating letter sender. Actually dun sa boyfriend, kay Neil, na may jowa yan, ayaw kang ipakilala, wala siyang time, hindi siya masyado... Ang dami sinasabi, may jowa daw. Wala palang jowa. Siya lang talaga yung jowa. Ayaw lang siyang ipakilala pa. Oh, may something. Kaya ayaw pa nga ipakilala. Pero alam nyo, ito ha, atin-atin lang to. Huwag na makakarating sa iba. Kayo minsan mga girls, no? Huwag kayong masyadong, anong tawag mo rito? Huwag kayong masyadong magaling sa paghawak ng relationship. At sinasabi kong magaling, yung nagmamagaling. Diba? Pati yung mga gagawin namin, pati yung mga surprise namin, pakikialaman yun. Surprise mo naman ako. Mansari natin. Yung mga ganon. Tapos pagkawala, ang taas ng expectations ni minsan, ano? Ayan, pero alam naman natin na kapag mataas ang expectations natin sa isang bagay, nagiging your expectations can turn into frustrations. Diba? Ganun yan eh. O, kaya medyo chill. Relax ng konti. Alam nyo, ang mahirap paminsan, yung ganyan, masyado mong ginagaling. Kaasa-asawa na ba? I mean, ang pangit pakinggan, ano? Parang kaasa-asawa na. I-enjoy nyo lang muna, mag-boyfriend, mag-girlfriend, meron kayong pagkukulang sa isa't isa, well then, learn from it. Diba? Pero yung para sabihin mo rin sa partner mo na ganito dapat gawin mo, ganito, ganyan, 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 ganyan. Maghanap ka na lang ng imbecil na jowa. Diba? Na kailangan lahat ng gagawin niya manggagaling sa'yo. Okay, gawa ka ng robot. Meron akong kilala dyan, may jowa, di baterya. Diba, Bea? Tapos ka na ba, Popoy? Tapos na. Medyo na-feel ko kasi si Neil eh. Yung sentimiento rin ni Neil eh. Diba? Na-feel ko siya. Mahirap, Bea. Lahat ng ikikilos ko, lahat ng magiging pati reaction ko, diba? Yung mga plano ko ay okay lang naman na mag-share. Of course, right. It's okay. Pero kung meron naman akong diskarte, hayaan mo lang ako. Diba? Kung medyo kinulang yun, well, siguro yun lang talaga yung, you don't expect too much. Diba? Katulad nga nung sinabi dito sa ating hashtag Dear M.O.R. Too much. Mukhang sumobra din itong si Shaina doon sa ating kwento. Sumobra ang, alam mo yun, jowang-jowa, eh. Sige, anong masasabi mo naman? Para nagpapakyut ka, ganyan. Nagpapakyut? Oo. Oh. Ako? Nagpapakyut? Kasi ganyan po si Bea, no? Parang si Shaina. This is me trying to control my, it's not emotion, eh. It's my irita. Doon pa lang sa unang linya mo na kayo talagang mga baba. Okay. Okay, Popoy. Okay. Ganito yan, Popoy. Ah. Tama naman yung sinabi mo. Hindi nga naman maganda na ang babae, dinidiktahan yung mga lalaki na gawin mo naman to, gawin mo naman yan, keme-keme, kemerut, barurut. Pero kung nakinig ka sa kwento natin, no, Popoy, no, kayo mga makakamarkada, no, kung pinakinggan yung maigi, yung mga pag-uusap ng dalawang tao, yung too much na yan, kay Neil yan. Too much walang pake. Too much walang gawa. Too much walang action. At too much walang salita. Inamin naman ni Neil dun sa last part na ganito ako eh. Hindi ako mahilig mag-update. Gusto kong ginagawa yung gusto ko. Neil, si Neil ang pinag-uusapan dito. Halata naman, Neil, Popoy,
na walang kahit anong response. Anong sabi mo? Imbecile? Ano yung Tagalog nun? Imbecile. Tuod nga naman si Neil. Kasi wala tayong mahita sa kanya bilang jowa. Una sa lahat, Popoy, ah. Una sa lahat, alam mo, ang babae, simple lang yan. Bigyan mo kami ng atensyon, huwag mo kaming pag-alalahin. Pag ginawa mo yung dalawang yon, pakiayos po yung pagkakasabi nung ano, huwag pag-alala. Huwag pag-alalahin, pag-alalahan. Oo, don't make us worry. Don't do things that will make us worry. Don't do things that will make us think things na hindi magaganda. Kasi pag may jowa ka, Popoy, hindi naman nga kayo, hindi naman gusto ni Shaina na minut-minuto mag-update ka. Ipaalam mo lang kung saan ka pupunta. Hindi mo makailangan sabihin, iinom na ako ng tubig, magbabanyo na ako, magbibihis na ako. Hindi naman ganun. Sabihin mo lang kung nasan ka kasi that's part of the relationship. Dalawa kayo, okay? Baka pigilan pa eh. Pag ikaw ba tinanong ka, asan yung jowa mo? Diba ang tsaka pag sinabi mo, hindi ko alam eh. Diba? O kaya lalo na pag-asawa mo, nasan yung asawa mo? Hindi ko alam, ewan ko sa kanya. Ano klase yan, di ba? Ano klase magkarelasyon kayo kung hindi nyo alam kung nasaan kayo? At saka, sige, understandable yung bentang-bentang chika na walang signal. Sige, ano lang ka signal? Anong ginawa mo? May ginawa ka ba? Siyempre, sorry! Diba? Nag-sorry ah! Marihin ka muna, kung normal kang jowa, sige, hindi mo inaasahan, walang signal. Pagkatapos ng lahat, nung napunta ka na dun sa may signal, kakaripas ka ng hala, baka nag-aalala yung jowa ko, yung parents ko, yung family ko, baka hinahanap na ako. Kakaripas ka ng reply or ng tawag, di ba, na, napunta ako sa ganito, sorry, tagal ko nga, lalo na kung ilang oras kang hindi ma-reach, ganyan-ganyan. Gano'ng kahirap yon, Popoy? Pero eto, sobra. Ganito na lang, Popoy. Ah. Sobrang hirap kaya hindi na lang nag-explain. Sa madaling, sa madaling salita, Popoy, etong si Neil, huwag niyang sasabihin na mahal naman kita utot mo. Wala kang pagmamahal. Kasi ang tunay kung nagmamahal ka talaga, Popoy, kung talagang in love ka sa isang babae, doon pa lang sa part na nagliligawan na kayo, iniisa-isa mo nang ipakilala yan doon sa mga taong malalapit sa'yo. Kasi balak mo na isama siya, ipasok siya sa buhay mo ng pangmatagalan. Hindi yung fling-fling lang or whatsoever. Kaya tigil-tigilan ako dyan sa mga palusot na let's take it slow, dahan-dahan lang, huwag mo akong biglain. Aba, ilang buwan na kayo? Diba? Biglaan pa. Alam mo, mabagal ang proseso dun sa mga hindi masyadong in love. Pero pag in love ka, walang problema yan. Smooth sailing yan, tuloy-tuloy, dire-diretso. Kaya tigil-tigilan ako, Popoy, sa mga ganyang mga palusot. Kaya dito sa storyang to, I'm sorry, pero hindi ako kampi kay Neil. Bahala siya, sige. Gumawa na siya ng kung anong gusto niyang gawin. Huwag na siyang mag-jowa. Lalong-lalas siyang huwag nang mag-asawa kung ganyan lang din naman yung ugali niya. Dali, okay. Jowa lang muna, jowa. Okay. Wala muna ng asawa. Ayan, pero pero ito hindi ang isasagot ko naman talaga dito, hindi nang dahil sa mga sinabi ni Bea. Of course, lahat 'yan ay valid, 'di ba? Lahat ng mga sinabi ni Bea from a woman's point of view. Of course, that's valid. And we thank you for that. Ayan, pero from a man's standpoint also, 'di ba? Papaano nga kasi namin magagawa yung mga discarding gusto namin? Alam mo, masakit ha para sa mga lalaki na para bang kulang palagi yung mga sabi nyo kailangan nyo atensyon. Nandito kami, nasa example, for example lang, atensyon, nandito, mansari natin, bakit mo ko hinanapan ng bulaklak? Bakit sumamaloob mo na ganun yung diskarte ko? Nandito ko, nandito ang atensyon ko, ba't hindi mo pa ma-appreciate yun? At some point, you just have to stop expecting for something that's not there. Di ba? At some point sa relationship, kailangan ganun. May expectations ka, pero syempre, hindi naman pwede nga idikta, yung surprise ko, dapat magugulat ako. Dapat special, ha? Dapat kasi monster, ganyan. Kasi bago pa lang tayo, expected. Gusto mo ba mauna ka na ron? Kung ako yun, sasabihin ko, sige na, ikaw na magpakilalaro, atat na atat ka eh. Teka lang, di ba, mas kilala ko kung sino yung mga tao na sa paligid ko. You give us a benefit of the doubt. Di ba, na hindi, discarte namin yun.
I mean, diskarte namin yun. Pero nung umabot na nga ng 8 months, hindi pa rin pinakikilala ni Neil. That's a different, ano na, no? That's a different issue. Okay? Ayan. Pero, ang iisipin din natin dito, eh bakit nga hindi pa siya nagkukumahog na ipakilala man lang? I mean, tumambay lang kayo saglit, ma, pa, ate, kuya, ganyan. Ito nga pala yung kaibigan ko. Kasi, meron pa rin namang katwiran siya ng mga lalaki. Hindi pa siya ready na ipakilala siya. Dahil feeling niya, I mean, for whatever reason, we just have to give it to Neil. Kasi, hindi naman ako doon sa huling pag-uusap nila bumabase, no? Na yun lang yung pinaka... pinaghugutan ng dahilan ni Neil para makipag-break na. Diba? Marami na. Kasi sinasabi mo, Neil is too silent. Walang ginagawa, walang gustong gawin. Kayong mga kababaihan din kasi minsan, ano, hindi nyo nakikita dahil meron kayong ina-expect na kailangan gawin yung karelasyon nyo. Diba? Meron kayong ina-expect na ganito dapat siya, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi nyo nakikita yung mga small things. Diba? Mga small gestures dahil yung expectations nyo hindi nakikita yung hindi nakikita nga ginagawa nung partner ninyo. Diba? I'm not trying to justify. It's just that, kasi Bea, naka-experience tayo ng ganitong karelasyon. Alam natin yan. Alam ko yan, di ba, na medyo mabigat nga. Yung parang, ano ba, tau-tauhan lang ba ako? Kung anong gusto, ganun dapat. Kung anong performance level na ibigay, ganun dapat. I mean, ganito dapat ang datingan. Teka lang, di ba, sana nakipagrelasyon ka na lamang sa puppet. Di ba, na sasabihin mo, o sabihin mo na, anong gusto mong surprise? Kailangan mo ng cake. Maging particular na rin tayo sa cake, sa birthday mo o sa anniversary natin. Kasi baka pagka nagbigay ako ng cake, Black Forest ang ibigay ko. Ang gusto mo pala, ibang flavor. Diba? Yung mga ganyan. Tapos, ay ba't ganyan? Hindi yan ang favorite ko. Hindi. Gumawa ka na ng listahan. Gumawa ka na ng... Ano, alam mo, ang hirap din kasing manansya. Tapos, malalaman mo, lagi na lang sa partner mo, whatever you do is not enough. Masakit din yan para sa amin. Kaya, might as well... Dahil mahal kita, sige, nandito ako sa relationship, pero sige, ikaw na lang yung tapos ngayon na ibinigay namin sa inyo, hindi nyo rin naman maibigay sa amin yung konting freedom. Katulad ni Neil, di ba? Di ba? Diyon kayo magre-reklamo. Kayo masyadong naka-hands-on. Kayo masyadong nakakapit. Eh gusto lang namin saglit lang. Di ba? Maglalaro lang ako, ba-basketball, ganyan. Parang big deal. Big issue. Oo. Okay. Okay, sabi ko nga, nung panahon naman dati, Bea, wala namang cellphone, wala namang messenger, wala namang chat. Yung mga magulang ko, nagbabasketball tatay ko, hindi alam ng nanay ko, pero okay lang naman. Naging sila naman hanggang tumanda sila. Pero ewan ko ba mga tao ngayon, parang pagka nawala ang cellphone sa tabi, tapos hindi nakasagot, hindi na makakatulog, mag-leave na kinabukasan, parang shishaina. Diba? Well, Popoy, una sa lahat, yung panahon ng tatay mo, wala naman silang choice eh, di ba? Wala naman silang option to update. Alam ka ba mag-telegrama, sumulat, uy, magbabasketball ako, tapos ipapadala mo na sa LBC. Nag-adjust sila sa panahon nila. Pero ngayong panahon natin, Popoy, na utang na loob, napakabilis mag-update at magsabi kung nasan ka, pero hindi mo na-utilize yun sa relationship nyo, yun ang katakataka, di ba? At saka, tatanggapin ko, alam mo, tanggap ko yan, Popoy, naiintindihan ko yan, sinika mo sa kanya, na nakakairita nga naman pag yung babae, edikta ng dikta sa'yo. But then again, Popoy, that's not the case with Neil and Shaina. Halatang halata naman, nawalay talaga itong si Neil. To the point na napilitan na si Shaina na sabihin kay Neil na this is how you should be in our relationship. And hindi lang makakilos yan. Popoy, not even a requirement. Shaina was just stating the obvious, the natural thing to do na hindi ginagawa ni Neil. Pero alam mo, sa mga kalalakihan, medyo mali nga yun. Lalo na kung wala naman kayong tinatago, okay? Ayan, pupunta muna ako sa, tatawid muna ako ng, mamamakod muna ako sa side nila, Shaina.
Pero hindi, kapag seryoso talaga kayo, mahal nyo ang isang babae at girlfriend nyo na at that, di ba, kailangan naman mag-effort kayo na ipakilala kay nanay, kay tatay. I mean, kahit informal lang, di ba, na pupunta lang kayo sa bahay. Sabi ko nga, ma, pa, si Bea po, ayan, si Shaina po, kaibigan ko, ganyan, siya po yung kinikwento ko sa inyo. Yung chika-chika lang na ganyan, kahit na sabihin mo, mama ko nagluto ng in-order naming ano sa labas niyan, pinagrab yan. Yung mga ganyan, yung mga, I mean, pa-impress lang, dapat naman may effort kayong ganun. Hindi katulad nitong si Neil na parang walang kaplano-plano. Diba? Nakakailang tanong. Alam mo, nakakahiya nga kapag dumating na doon sa panahon na kailan mo ba ako ipapakilala sa inyo? Alam mo, hindi ko, ewan ko ha, sa mga naging girlfriend ko, Bea, hindi kami dumating sa ganyang punto. Kasi iyan yung parang medyo nakaka-offend na tanong. Kasi parang ang statement dyan is, seryoso ka ba talaga sa akin? Diba? Ba't hindi mo ako ipakilala sa kanila? Diba? Yun yung ibig sabihin nun eh. Hindi naman gusto kong makita ang mukha ng nanay mo, gusto kong makita kung gwapo rin ba ang tatay mo, gusto kong makita yung bahay nyo, mabaho ba yung sala nyo, yung ganyan. Hindi yun. Diba? Gusto niyang yung assurance na, okay, pinakikilala ko sa bahay, so, diba parang, diba ang sarap ng gano'n, kakilala ka ng mga kapamilya? Yun yun. Oo. Kasi, di ba Popoy, kayo nga pag may tropa kayo, eto na lang ha, pag may tropa kayo, andaling ipakilala, di ba? Pero pag jowa, hirap na hirap. At saka, alam mo Popoy, ang totoo lang talaga niya na, dito kay nilang tayo, hindi natin lalahatin lahat ng babae, lahat ng lalaki, kay nilang tayo. Mm-hmm. Hindi lang talaga, kulang lang talaga siya sa pagmamahal. Kasi Popoy, when you love someone, tanggal lahat yung mga ano, ganito ako, ganyan ako. It will come out naturally. Yung gusto mo talagang ipasok siya sa buhay mo, natural mong gagawin yan. Hindi mo naiisipin yung, ayoko kasi magpaalam, hindi pa ako ready ipakilala, ganyan. Mawawala lahat yan. Pag in love ka, yeah. Pag in love na in love ka, ganun lang yung kasimple mga kamorkada. At sa point and na I to, agree. Again, I agree with you, Bea. Mm-hmm. Diba, sinila nga, hindi lahat ng lalaki. At sa point ng to, hindi nagagawa ni Neil yun. Ang ibig sabihin lang nun, hindi niya talaga ganun kamahal si Shaina. Wala siyang pake. Ganun lang yun. Ayan, siguro. Pero ako, hindi ko na, sa ngayon, break naman na sila. No? Pero hindi ko na susukatin yung pagmamahal ni Neil. Maybe, minahal niya talaga si Shaina. Diba, minahal. Ayan, pero masyado niyang mahal yung sarili niya. Diba, mas mahal niya pa rin yung sarili niya magpasangga ngayon. Kasi, alam nyo, if you really care and love at ready ka nang i-share yung buhay mo sa ibang tao, kailangan mo nang i-let go eh, yung mga pansarili mong ano. Yes, kailangan mo nang i-let go yung mga pansarili mong gusto na lang na gawin na hindi kasi ako ganito, hindi ako ganyan. Unless, sabi ko nga kanina, ay nakakasakal na yung partner mo. Aba eh, talaga medyo, anong tawag rito, medyo umano ka naman. Hindi naman magrebelde, no? Medyo sabihin mo naman, di ba? Mga labit ka naman. Pero sa puntong ito, sabi niya, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganun. Alam mo, kung ganyan pa ang ugali ninyo, mahal niyo pa masyado yung oras niyo, gagamitin niyo pa para sa sarili niyo, magsariling sikap na lang kayo. Oo, wag na muna kayo maghanap ng karelasyon. Maging single na lang kayo. Enjoy niyo muna yan. Di ba? I mean, magsariling sikap ka ng hanap ng activities mo. Oh, just love yourself. Ikaw na lang. Di ba? Mahal mo masyado yung sarili mo eh. Hindi mo pa, hindi ka pa ready. Di ba? Na i-share ang buhay mo sa ibang tao. Actually, at saka kapag alam nyo, ganyan. May mga nagsasabi dyan na may, eto, sabi ni Trina Loresca, may ideal girl, may ideal guy kasi si ano, si ate mong girl, ganyan-ganyan. Pero sa nakita ko naman sa story, wala namang anything specific eh. Mm-hmm. Na ang gusto lang niya, alam mo yun, give me some attention if you can. Kasi lately, you're not giving me attention, you're not paying attention to me. And you know, just don't make me worry. Update me every now and then. Siya na mismo nagsabi, every now and then. Hindi naman minuminuto. Diba? Walang ka-ideal doon. It's nothing but natural yung mga requirement na, alam mo yun, hinihiling ni Shaina. Tsaka alam nyo guys, alam mo, mabuti nga eh, ang swerte nga kung may jowa kayong ganyan, yung hindi na kayo masistress na, alam mo yun,
hanapin kung nasan. Hindi na kayo masistress na okay lang ba ipakilala kita sa parents ko? Or alam mo yun, yung open ba? Open ba to accepting everything, to knowing you entirely? Ang swerte, di ba? Kung, yeah. kung gano'ng ka-easy. Kaya, ewan ko, anong ito, meron dito? Tignan mo, Bea. Parehan sila may mali, ano? At si Shaina, actually, medyo, anong tawag mo rito, medyo binabaan niya rin naman yung kanyang expectations ng bandang huli. Di ba? Medyo, sige, ganyan siya eh. Di adjust ako. Dapat din naman si Neil, nag-adjust ka rin. Di ba? Ano ba naman yung take the extra step, di ba, na magugustuhan ni Shaina. Sabi ni Gemma Ribel Beltran, lower your expectations. If you want to change him to things that he's not used to doing. Di ba? Totoo yun. Diba? Sa kahit anong relasyon naman, minsan lalaki ang ganyan. Alam mo yun, yung masyado kang nadidiktahan. I mean, sabi ko nga, kahit dati pa, if you're in a relationship, diba? Relationship yung pagganahin ninyo, not a dictatorship. Diba? Hindi maganda sa relationship yung dictatorship na sa isang partner lang nanggagaling yung lahat ng gagawin ninyo, lahat ng magiging direksyon ng relationship. Sabi ko, it's not a relationship, it's a dictatorship, di ba? At kung ikaw yung nadidiktahan doon, ikaw yung nahihirapan, hindi masarap sa feeling yun, sooner or later talagang aalis ka sa relasyon na yan. Pero alam mo, Popoy, sa nakikita ko, no, yung mga lalaki, or siguro mga babae din, no one can change them but themselves. And sila yung mag-initiate kahit na ano pang... kahit baabaan mo, taasan mo, magdikta ka o hindi ka magdikta, magbabago yan pag gusto nilang magbago. Pero pag ayaw nilang magbago, kahit na ano pang gawin mong formula, kahit ano pang gawin mong taktika, walang mangyayari pag ayaw nilang magbago. Ganun. Alam mo, sabi ni Trisha Faura, yung story na to, sa ilang angulo, may kapareho sa pinagdaanan namin ng boyfriend ko. Yung nag-update, ha ha ha. Ayan, buti na lang nalampasan namin yung stage na yon. And I believe, Bea, no, na malalampasan din talaga yung stage na yon eh. Di ba? It's just a so phase. Sad. It's just so kasi, sad na... Sa mga pag-update-update na ganyan, doon nalalaman ng partner mo, I mean, lalo na ng new girlfriend mo, ng new boyfriend mo na, okay, meron ka palang activities na ginagawa with your friends ng ganitong araw, di ba? Meron ka palang mga ganito, mga ganyan, pa-basketball, o kaya nag-shot pala kayo, shot puno, ayan, shot half puno, kung ano man yan. Tapos, o kaya nagko-computer kayo, mga ganun. At least, with yung pag-update na yun, nalalaman niya kung saan siya mas lulugar. Diba? Kasi minsan ikinukubli natin. Diba? Itinatago natin na, ayoko makipag-chat kasi naglalaro tayo, mahuhuli ako ng girlfriend ko. All the more na nag-chat siya, tapos na-delay yung sagot mo, naglalaro ka, lalong naiinis sa'yo yung nga tao. Oo. Tapos tatawag, naka-online ano ka, nag-ML ka. Mababad trip ka. Hello, Baya? Ano? Sige. Ayan, sige na. Hindi natalo na yung clan mo na. Ay, clan ba yun? May mga clan ba? Wala. Clash of Clans. Alam nyo, mga kabarkada, you know bakit ganito ako kumuda? Kasi naranasan ko yan. I'm not shy. Ako si Neil. Ako yung ayaw mag-update. Ako yung parang I'm gonna go wherever I want. At alam mo kung ano nangyayari? Puro away, puro stress. Pero nung binigay ko na yung kasimple-simpleng hiling lang, nung jowa ko nung time na yun, na asawa ko na ngayon, nasabihin ko lang saan ako pupunta, sinong kasama ko, and then that's it. Wala na. Wala nang away. Wala nang ka-stress-stress. As simple as that. Ganito ako, kasi naranasan ko yan, naranasan ko maging Neil. And hindi nga maganda. Kaya alam mo yun, gawin nyo lang, pasimplehin nyo lang, ibigay nyo lang yung hinihiling. Kung wala naman kayong tinatago, madali lang yan. Pero dahil ayaw nyong kudain, di ba, ayaw nyong sabihin, ibig sabihin, may tinatago kayo, di ba? May mga, unknown business kayo dyan, whatsoever. Ganun lang naman kasimple yung relasyon. No, tang naloob. Pero syempre, dapat maintindihan din ng mga partner natin. I mean, kasi meron talaga, Bea, mga
Alam mo, kaya ako dati, nakipag-break na ako rin sa isa kong karelasyon dati. Masyado ako nasasakad. Alam mo yung mga gusto mo mapag-isa minsan, nagpapaalam ka na ha. Sinabi mo, gusto ko lang muna mapag-isa. Gusto ko lang mag-relieve ng stress, ganyan. Gusto ko lang mag... Ay, nako, hindi ako mapagbigyan. Sabi ko, ano ba, sasama mo ko sa lahat ng gagawin ko? Ayan, tapos siya pa nagalit sa... Actually, siya nakipag-break sa akin. Sinama ko siya. Nung sinama ko siya sa mga gusto kong gawin. Oh, ano ba yung nagalit? Gusto kong gawin? Napupupo ako eh. Sabi ko eh, di, sama mo ko dito. Pasintabi po sa mga kumakain. Sabay tayo. Pasintabi po sa mga kumakain. Nainis ako eh. Hindi na makinaya. Nakipag-break. So, sinasabi po ni Popoy ay sobrang tindi po. Naalala ko na naman. Anyway. Naalala ko na naman. Ba, anyway. Napakasakit at napakabahong experience. Napakadumi. Napakababoy na experience. 2:31 na mga kapamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. At syempre maraming salamat din sa magagaling nating mga dramatista. Correct. Si Kumaring Shaina, Jamie Rubio tayo dyan. Si Neil Dan Capuchon. Buti na lang si Dan Capuchon, hindi ganyan in real life. At si Kumaring Dolly, ako po yan. At ang waiter, si Mukay Marcos. Si Aling Yoli Mudrakel, Cindy Basena. Ang nagsulat po ng storyang to, si Aileen Capuno. Thank you very much. At ang nag-edit, walang iba, Joko Loco. Yan. Alright. Maraming maraming salamat at syempre ang aming paalaala po sa inyo ha. Nandiyan available ang ating Spotify, Dear MOR The Podcast. At alam nyo po ba na less than 200,000 plus streams na lang, nasa 13 million mark na tayo ng streams sa Dear MOR The Podcast natin. At dahil dyan, ngayong weekend, alam nyo na kung anong assignment nyo habang naglalaba, naglilinis, whatsoever, i-autoplay nyo na yung Dear MOR sa Spotify, okay? Pag tayo talaga hindi umabot sa kota, mga inday, ha? Mga dogdog, ha? Ewan ko na lang, ha? Oh. Sabi ni Serio, bukas ulit. O sige, bukas ulit, ha? Sabado, okay. Diyan pala si Serio. Ayan, salamat, salamat po sa inyo mga kapamilya, no? At syempre, naku, nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari mga ka-family, chill lang, relax lang. Diba? Chill, relax. Masarap magmahal eh. Kailangan kayo masyado mainit. Jowa kayo ng gwapo, jowa kayo ng maganda. Masyado mainit. Kado kang mainit. Uy, kailangan mainit masyado po. Chill. Hindi pwede mainit. Huwag masyado mainit para paiiniting ka pa ni Diyos. Ganon. Oh, para kayong dalawa ay maging happy. Happy weekend mga kapamilya. Bye-bye.